Magandang umaga mga pasahero namin sa Kalesa. Magandang araw sa mga pasahero namin. Magandang araw. Ulo-ulo pa na. Ngayon po, pag-uusapan natin kung bakit Kalesa ang Pinoy. No? Ayan, o. Kasi na 1,000 subscriber na tayo. Paliwanan natin sa mga ating mga subscriber kung bakit nga ba Kalesa ang tuloy pangalan ng Pinoy. Ayan. Gusto niyo mong malaman? Tara na! Samahan niyo kami. Samahan niyo kami! Magandang araw, no? mga kasama namin dito sa Kalesa ng Pinoy. Pag-uusapan namin ngayon ni Rec D, kung bakit nga ba Kalesa ng Pinoy? Bakit ba yun ang napili namin? Actually, you know, napag-usapan namin ito before COVID. Before COVID pa, kung titingnan nyo sa YouTube page namin, huh? Open kami ng account. Is January 4. January 4. So ito yung mga picture, makikita nyo yung mga picture namin habang nag-meeting kami. So, ayun. Yan yung nangyayari. So, nagdano kami, pinisipan natin mabuti kung ano yung content. Yes. Dahil, actually, ginawa namin itong picture ko, hindi para sa amin. Actually, hindi naman talaga kami yung content nito. So, merong iba. So, kaya lang, hindi muna namin i-reveal kung ano o kung sino itong mga to. So basta ito yun, hindi ito para sa amin, malawak to. Well, para sa inyo, actually. Actually, oo. Hindi lang dahil sa views or ano, basta unti-unti malalaman nyo kung para sa itong ginagawa namin. Tapos yun yan, then yung pangalan mismo, Kalesa ng Pinoy, kasi actually, ano to eh, bago pa yung mga kwentong barbero, meron ng kwentong kutsero nung araw. Kahit doon parang mga Kastila, alam mo yun, dyan nagkukwentuhan yung mga ano eh, yung mga kutsero. Hindi pa uso natin taxi driver, pati yung mga jeepney driver sa pila eh. Saka hindi, ang sistema kasi yan, pag sumakay ka sa Kalesa, oo, kukwentuhan ka lagi. Kukwentuhan ka lagi. Oo, yung kutsero. Oo, yung araw, at lalo na ngayon, sa panahon natin. Okay, so may kutsero ka na, meron ka pang turkay. Wow. So ngayon, so medyo nakakalimutan natin pa kaya gusto namin iniisip namin na Kalesa ng Pinoy kasi gusto natin ipakita o i-revive yung culture print television na medyo nakakalimutan na lang, diba? Gaya ng alam din ng Kalesa. Which is dati yun talaga yung mga hari ng daan o dinansangan. Hari ng kalsada. Pare, mapaano yan? Maparapro dyan, mapaano yan? Oo. At yan ang ano, at yan ang isa sa mga nating sasakyan ng hari ng tundok. Ay, oo. Kalesa. Hindi lang yan lahat, kahit yung mga unang presidente natin. Oo. Kahit nung araw na parang mga Kastila, ng mga prinsipe, ng mga reyna. Tama. Yan talagang Kalesa. Unang presidente ng Pilipinas, sumakay din sa Kalesa ng Pinoy. Kaya para tayong, para ipapasyal namin kayo sa mga darating pong mga video. Ipapasyal namin, ilibot namin kayo. So, pakita natin yung tradisyon, kultura, mga dating laho, mga kinagawian ng araw. Mga traditional na pagkain ng yun. Bawat lugar, bawat bayan. Tama. So, yun. Kaya, yun yung pinagaling ng Kalesa ng Pinoy. So, yun. Tapos, yun, saan nga ba, ano, patungo itong ginagawa namin. At anong mga layunin ng Kalesa ng Pinoy? Ayun. So, hindi muna namin i-reveal lahat. Stop! Patikim lang muna. Though, isa lang, masabi ko. Welcome sa amin, kahit sino gusto maging kutsero. Ayun, baka hindi nila na-catch yun. Kasi masyadong, ano eh, simple yung pagkakaimbita mo eh. Yes. Yung mga gustong maging vlogger. Mga aspiring. Na vlogger, pati magawa ng mga travel vlog. Yeah, yung mga, basta nag-document. Kaya nga. Pag-usapan namin, welcome kayo dito sa amin. Gagawa namin kayo ng sarili ng segment. Yes. So ngayon, ganoon muna, hindi muna natin sabihin yung business side. Saka na yung business side. At least, nakita nyo, na yung maliit na overview kung bakit may Kalesa ng Pinoy na ginawa. Yes, correct. So yun, tapos, ano bang ano yung mga naukuhang aral o makabuluhang aral sa panonood nitong ating Kalesa ng Pinoy? Yun. So ngayon, kung titingnan nyo,
So yung content namin is more parang kwentuhang kutsero lang. Yun, parang ganun niya. Ganun lang muna nangyayari. Do, kasi medyo limitado yung galaw natin dahil sa COVID. Mm-hmm. Kaya sabi natin wrong timing, actually, nung nag-COVID, tumigil talaga tayo eh. Oo. So January kami nagsimula, usapan namin noon, ipon muna tayo ng subscriber. Yes. Then, tatakbo tayo ng June. Mm-hmm. Yung talaga ang totoong usapan, tatakbo tayo ng June. Kaso bilang nagkaroon ng COVID, kaya medyo na-adjust kami, yung content na bago rin, gagawin muna, kwentuhan muna. Though meron kami mga hindi pa nilalabas na mga nag-interview namin. Yes, yes. Abangan niyo yun. Abangan niyo yun. So, kapanapanabik yan. Marami, marami kayo mga kapanayang. Yes. Isa sa mga, ano, isa sa mga kapanapanabik na video na mga panonood sa amin, eh kung paano nagsimula ang sinasabi natin na underground, hip-hop dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ito ay true story at nakasulat ito sa Wikipedia. Yes, nakasulat sa Wikipedia. So, i-review natin yung isa sa mga members. Oh. Hindi mo natin papangalanan. Hindi mo na. Do, abangan nyo. Then, may mga artista rin tayong mga kapanayan. Wow! Do, hindi lang naman gano'n. Kahit mga simpleng yes. buhay ng mga tao-tao. Simpleng buhay. Na hindi natin napututuunan ng pansin is itatakil natin lahat dyan. Mm. Tingnan natin kung anong klase ba ang buhay o kung ano man yung ang istorya, no, sa likod ng buhay, no. Ng bawat tinanong, ng bawat tao, na nakapalibot sa kanilang sa Pinoy. Yes, correct. So, yun ang ano natin. So, yun yung content natin. So, hindi mo natin ibigay lahat-lahat kung paano o anong gagawin. Pero, sa kabuuan, hindi lang kami yung makikita nyo dito sa kalesang Pinoy. Yes, hindi lang. So ngayon, ang nakikita nyo pa lang, ayan ako, si Marlo, pati si Kit. Pati yung cameraman natin na, yes. Ano, banggitin mo sa loob ko. Sabi niya, kikis niya ako kanina pagdating ko. Eh, hindi ako kinis! Kaya yung may katotohanan eh! So, yun, si Kevin. So, yun, sa ngayon, pagpasensyahan niyo muna kung minsan ay low quality ang audio, ang video. Ang editing! Paano masabi? So, ano lang edit? Babawi daw siya, babawi. Babawi. So, yun. So, ganun tayo guys. Tama, sasamahan niyo lang kami. Then, naka 1,000 na tayo. Ang susunod na target natin is what? Yung 4K natin. 4K watch hours. Yun. So, kailangan namin ng tulong nyo. Pagdating sa ganun bagay. Kasi yun po, nananawagan po kami sa mga subscriber namin, sa mga kaibigan namin sa Facebook, kung meron man. No. Meron nga ba? Hindi nga magulong kausap, pere! May oras pa tayo? Meron pa. Late yan tayo yung mga... Messages? Oo, sa akin. Tungkol sa Kalesang Pinoy. Minsan naman nalabasan nyo sa comment. Yes, yes. Hindi sila active yung makikita o nagko-comment or nag-ano sa atin. Pero, nag-PM sila sa akin. So, natuwa naman sila. At medyo nagtatanong sila kung paano yung ginagawa natin. Oo. So, extraordinary talaga. Yes. Alam niyo kung saan kwento ko sa inyo yung ito ang nangyari. Totoo yung sa kaibigan ko yung kung ilan naman subscribe. Kaya ako nagpapanig niya ano. Daw, meron na kung isa pang Facebook account, hindi ko gamit yung pangalan ko. Mm-hmm. Hindi ko gamit yung picture ko nandun, pero hindi okay. Yung pangalan ko. Hindi nila lang kung ano trabaho ko. Hindi ko nalang makikita ko doon. Wala ka pa rin doon. Okay. Doon pa ako nakakuha ng subscribe. So, isa yung support talaga yung mga sa mga tunay natin ano dyan, mga kasama at nakakasama sa pang-araw-araw. Hindi ko naman binibigyan ng negatibong komento, pero yun ay talagang hindi natin malaman kung bakit gano'n eh. Oo nga eh. No? Salamat sa Oking. Na parang, ipatronage si Babas ka, gano'n. Nga eh. Oo. Ano ba yung ginagawa mo? Mga kalokohan ba? Kasarang kalokohan ba? No, it's not, no? Kasi para sa amin po, alam namin nakakatulong kami in a way kung paano namin dinideliver yung aming mga discussion everyday. No? Ginagawa po namin yung makabuluhan para sa inyo no? Sa ganun, kahit paano kayo may mapuntan. May mapunod na aral, katatawaran at the same time. No? Hindi mo mawawala. Kasi parang ano to eh, show me Porky, tsaka yung Chappy. Hindi nila alam yun. Ay, hindi nila alam yun. Timbatabo. Timbatabo. Parang ganun namin dati yan. So parang hindi po. Napakalawak po ng Kalesang Pinoy. Kung kukunin natin yung ugat, bakit Kalesang Pinoy yan? So dyan naman nagmula lahat sa Kalesang Pinoy. Siya ang nakasaksi ng pagbabago o transition
na nangyari sa ating paligid. Bro, na kailan transition ng Pilipinas? Nandiyan pa rin ang kalitang Pinoy. From Castilla, yes. Puntang Amerikano, puntang Hapon, hanggang Amerikano ulit. Mm-hmm. Andiyan ang kalesa. Yes. So, parte na ito ng araw-araw na buhay ng araw. So, nakita ng mga kalesa kung ano mga hindi natin nakita. Yes, yes. So, sana sumamagitan na itong channel na Kalesang Pinoy. Napasyal din namin kayo sa mga bagay-bagay na hindi natin gano'ng pututukan ng pansin ng atensyon. At umasa kayo, no, na marami pa kami dadagdag. Para lang sa kayo, mawili kayo sa panonood. At bigyan kayo ng mas maraming pang ikaka-interest ninyo sa anong yes. topic. No, na hindi niyo makikita sa ibang channel, pinapangako namin, dahil nanonood din po kami, dahil ayaw namin maboring kayo. So, pangunahin namin layunin dito, may matutunan, at maging masaya kayo sa panonood. To entertain. Yes. Entertain tayo sa same time, makapagturo tayo. Yes. So, guys, yun na lang muna, then may yung pagbabang gusto kong sabihin. Yung nangyari, kahapon, pwede natin pag-usapan sa susunod na araw. No. Oo. Kung ba't tapon tayo yung mga pulis. Oo, kung ba't yung mga pulis dito. Oo. Oh, no. May, nagkabiglaan din. Though, wala naman si kayo dapat ikapag-alala, no? Nakalabas na po siya. Nakalayayos na po yung maayos. Yun na po. Sarado na po yung ano yung hiring na close. So, sa susunod na episode namin, makikita nyo, at ipapaliwanag ko po doon, kung bakit may mga pulis dito sa bahay. Ayun. Yun ang dapat natin abangan. So guys, yun na lang muna. And then, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po ulit. Huwag kayong bibigyo. At sana ay may natutunan kayo kung bakit kayo isang pinag. Yes po. Magbabalik po ang Chikiting Patrol. Chikiting Patrol. Okay na.